Magandang buhay mga ka-Airpo. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video dito sa Maddie's Bike Shop. Ayan, so kung nakaraan mga ka-Airp, nag-bike check tayo ng Mountain Peak Ninja 2. Ayan, so magbabike check tayo ngayon ng Mountain Peak Ninja 1. Ayan, oh, kita nyo naman. So kung mayroong version 2, dapat mayroong version 1. Pero kapag may number 1 ka, bawal ang number 2. Ayan, oh, so bawal yan mga ka-Airp. Ayan, oh. So sisimula natin mga ka-Airp ang kanyang bike check sa kanyang timbang. Itong bike na to ay tumitimbang ng 13 kilogram mga ka-Airp. So ang gang na to mga ka-Airp, basta built bikes or project bike dito sa Maddie's. Ayan, ang gagaang talaga, promise. Ayan, tapos syempre ang kanyang frame ay large, 17 inches ang size ng kanyang seat tube. So medyo may kalakihan ito. Kasi large nga eh, di ba? Ayan, karamihan naman sa large mga nakikita nyo mga ka-Airp, kapag hindi straight yung point A, point B, saka point B, pag hindi straight yan. So madalas nakaangat siya. Ngayon, pag pantay, medium yun. Saka or small. Nandun lang naman yung naglalaro. Pero ako pinakagusto ko palagi, straight yan. Ayan. So since nakaangat yan, large ang ating frame. At ito, kikita nyo mga ka-Airp, smooth welding yan. Ang sarap himasin, no? Di ba, aling himasin mo yan. Huwag ka na lang ihimas ng ibang makakinis, oh, di ba? Ayan. At ito, smooth welding din ito. At ito, maraming uod ng pagkaka-welding. Ayan, made from aluminum 6061 ang ating frame. Kita nyo naman, ang ganda, oh. Glossy gray at may mga water decals. No, di ba, kulay itim. Ang ganda. May mountain peak dito. May mountain peak sa ilalim. Tapos meron dito sa ibabaw ng down tube nakalagay new style, top alloy, forge, alloy, hydro. Ayun o, ganda. At dito sa may bandang seat tube, nalilito tayo sa mga tube na yan. Napakaraming tube kasi top tube, ang lapa din pakitin. Ayan, water decals ito. Designed and engineered in Mountain Peak. Ginawa at dinisenyo sa bundok. Ayan o, sa tuktok ng bundok. Dito bladed ang ating seat stay. Bladed to na walang bridge. Ride without limitation. Ang ganda nito mga ka-Airp. At bukang-buka ang kanya dito. Bukang-buka. Then dito may water decals. Then nakalagay ninja. Ayan, mapapa ninja moves ka rito. Di ba aling mag ninja moves ka sa bike mga ka-Airp? Huwag ka lang ni ninja moves sa iba. Ano ba? Walang cable stopper. So habang buhay itong one by. Ay hindi. Ay hindi pala sa baba. Ang kable niya. Nasa taas. So, Apple. Yun, Apple ang ating FD. So, dito yan, nag-stopper. Yun, side pull naman or side swing pag dito sa gilid. Pag dito sa baba, down pull naman ang tawag doon. Ayan, ito yung kable ng RD dito dumaan. Yun, at siyempre napapalitan ng ating drop out. Ayan, tingnan natin, internal cabling dito sa ibabaw. Sa may top tube, isa rito. At isa rito sa down tube, nakikita nyo naman. So, dalawang internal, isa ang external. Ayan. So, dito lumabas yung isa. Tapos, dito lumabas naman yung isa. So, magkakahiwalay. Magkakagalit ang kable na to. Oh, di ba? Solo-solo yung kable, no? Nagsosolo-solo sila lahat. Solo-solo-solo-solo. Ayan. At ang ating head tube ay 117 millimeter ang haba. Taper dyan, 44 yung itaas, 55 yung baba. Siyempre, logo ng Mountain Peak. May korte yung head tube niya, mga ka-Airp. Ang ganda. Ayan. Dito tayo sa fork. Suspension fork. Yan. Siyempre, gawa yan ng Aerowick. Kaya, di ba? Oh, di ba? Alloy. Alloy lahat yan, mga ka-Airp. Pero ito, bakal yan. Ayan. Yung kanyang stanchion is 120 millimeter. Na merong rubber indicator ng sag. Single air yan, mga ka-Airp. May manual lockout. Mayroon yung fine tuning. Tapos dito nilalagyan ng or binabomba ng hangin. Andyan yung air valve saka air valve cover. So ito air to. Din dito, coil. Kaya siya tinawag na single air. Yan. Siyempre, merong sticker ng Aerowick at merong guide ng PSI. Nakadepende yan sa bigat ng rider. Nasa sa inyo na yun kung ano yung PSI nyo. Tapos, ang steer ng ating fork, palagay ko, straight ito, ginamitan lang siya ng adapter
para maikabit dito sa tapered head tube. Yun. O, di ba? Tapos, dito tayo ngayon. Ito, gandong-ganda ako dito. Yung kabitan niya ng hubs, andito sa may bandang harapan. Yung iba kasi, nandito sa baba. Nasa baba siya. Pero ito ang ganda. Promise. Ganda. Ang hubs niya, tingnan natin, medyo may kapayatan ng konti na walang tatak. Ayun pala, meron formula. Ayan, pangalan pa lang. Ang bilis na nito, eh, no? Ball bearing type, quick release. Ayan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Ang kanyang hubs. Alloy yan, mga ka-herb, ha? Ito, kagandaan nito, mga ka-herb. Kaya isa sa dahilan kung ba't gumagaang ang bike. Stainless ang ating spokes. Tapos yung rims natin ay double wall alloy. Na ano to? Cool NX. Akala ko NMAX eh, no? 29er XC. XC yata mga ka-herb is cross country ang meaning. Na merong yung ano, nipple. Hindi. Ang tawag dito, eyelet. May eyelet yung kanyang nipple. May eyelet yung kanyang nipple. Ano? Then Maxxis ang kanyang gulo na Maxxis Crossmark 2. Palagay ko may 1 yung Crossmark na yan. 29 by 2.25, 60 PSI. Yung knobs niya mga ka-herb, hindi siya ganun kalaki yan at hindi ganun kataasan. Tama lang para sa akin. Ayan o, di ba? At dito sa gabila, ganun pa rin. Maxxis Crossmark na gulong, 29 by 2.25. Cool NX na rims na alloy. Double wall na mayroong eyelet ang kanyang nipples. Tatagalugi ko sana eh. stainless ang ating spokes. Aluminum alloy na hubs na may tatak na formula. Quick release din niyang likod mga curb. Yun. At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Yung cogs niya mga curb, hindi ko masilip. Nakatago. Nagtatago siya. Pero subukan natin masilip. Shimano mga curb. Ito. Shimano HG. Ayun pala eh, oh. Hinahanap natin sa loob. Hinahanap ko rito. Shimano HG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. 11 to 36. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun, 11 to 36 nga. At ang RD natin, Alivio Shimano. Alivio. Ayan, ang haba nito mga ka-erpo. Tapos ito, makitid lang. Ang ganda nito. Oh, standard pulley plastic. Standard pulley din dito, plastic. Yun, ang ganda, promise. At ang kadena natin, ito yung kadena na pwedeng gawing bracelet. Silver works, tapos may gold sa gitna. Ang ganda gawing bracelet nito. Malangis-langis pa. Shimano rin to. Tech PWR pala. Tech PWR yung kanyang kadena. At ang ating crankset. Ang crankset natin ay Shimano MT210. MT300 made from Malaysia. Hollow tech yan mga ka-herb. Ito, 170mm made of alloy ang kanyang crank arm. Yung kanyang chainring made of bakal naman yan. 34 to 22 yung maliit. So laban na laban to sa ahon mga ka-herb. Basta nakatubay. Kasi panalo ka dito sa 22. Ayan. So kahit medyo maliit yung pinakamalaki niya dito, 36 lang. Meron ka pa namang pairing ipares dito na 22. So, hindi ka mabibitin sa ahon dito. At syempre, ang kanyang FD ay Shimano Altus pa rin. Ayan, panalo ka na dito mga curb. O, di ba? Tapos, Apple yan mga curb. Ayan. O, di ba? Ang ganda na ito. No? At baka makakalimutan ko mga curb. Ito yung kadena. Ito yung pedal niya. Ang ganda. Silvering. Lodi. Mountain Peak. Lodi. Kita nyo naman, no? Oh. Magugulat kayo sa price dito mamaya pag sinabi ko. Oh, ganda nito, promise. Oh. Mountain Peak CX5. Medyo natatakot ako dito sa specs nito, mga ka-herb. Pag dumulas ang pamo rito, sapul yan. O, di ba? At ang ating clamp ay alloy pa rin made from Sagmit. 34.9 yan. Tapos ang ating seat post ay red metal na gawa ng Sagmit. 31.6. 350mm ang haba. Ang ganda talaga. Ang ganda nito mga ka-herb. Promise. O, di ba? Double bolt. Uy, gold. Gold plated. Yayamanin. Di ba? At ang ating upuan ay short pit na San Marco. Ang laki ng hiwa nito mga ka-herb. Ang laki ng butas.
Oh, di ba? Sisingaw at isisingaw ang utot mo dyan at ang iyong ihe tutulo na lang dyan. At medyo makitid to mga kayo. Parang bukol lang siya. Ito, parang bukol. Tapos mayroong buharong bukol na rin dito. Hmm. Eh, medyo ito may silang. So, tama-tama to sa maliliit ang puwet. Ayan. Oh, di ba? Lapat na lapat. Tapos ang kanyang stem, mga kayo, Mountain Peak, ZH280, 80 millimeter yan, negative, positive, 17 degree. Nasa sa'yo na yun kung anong gusto mo. Ito, naka-negative to. Yan, ang headset natin, Silvering Mountain Peak, mga kerb. Wala siyang spacer. Ah, kulay red siya. Ang ganda. At ang handlebar natin, 780 millimeter ang haba. Na ang mga kerb. In speed. Made from alloy pa rin yan. Straight na straight to, mga kerb. Straight yan. O, di ba? At ito, kagandahan, no? Shimano MT200 na hydraulic disc brakes. Shimano Alivio na lever na may indicator na 1 to 8. Push, pull. Tingnan natin kung pwede. Ayun, push, pull lang siya mga kerb. Yan, balik lang natin. O, di ba? Ang ganda. Sa kabila, Alivio pa rin yan na Shimano na, uy, 3 speed to. Siguro patay yung isa nito mga kerb. Alam ko pwedeng gawin yun eh. Di ba? Nabalitaan ko yung ganun eh. Pinapatay itong isa na to. Yan. At ang grip niya, rubber na rubber, mga ka-erb, na meron siyang lock ring dito, isa lang. Wow, plastic yung end cap niya. Dito, mga ka-erb. O, di ba? Ang ganda. At dito tayo sa kanyang rotor. Ang rotor niya is 160mm, yung pangkaraniwang design na nakikita natin. At post mount na MT200 na medyo maliit. Maiksi lang yung ano niya dito, yung pinagkakatornilyuhan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Post mount na Shimano MT200 nasa loob ng frame. Ayan, kung nakikita nyo. Ang ganda. 160mm na rotor. At ito yung kabila ng crankset nila. Ito yung pinaka-lock niya. Kakaiba yung lock niya, hindi siya shuriken. Bulak-laki na siya, mga kerb. Ang ganda. So, palagay ko, wala na ako nakakalimutan dito, mga kerb. Ah, may, syempre, may lalagyanan niya ng bottle water cage. So, sulyapan natin ulit. Ang ganda nito, mga kerb. So mga kerb, ayan ang ating bike check ng kagagawa lang nila na project bike dito sa Madis Bike Shop. Ang Mountain Peak Ninja. So ito yung naka-alivio na 2x9. Makita niyo naman ang ganda nito mga kerb. Nagkakalaga ito ng 22,000 pesos lang. So syempre dito yan sa Madis. Tumatanggap sila rito ng credit card, home credit, saka GCash. So meron din sila rito ang freebies na helmet. Ayan, napakarami mga kerbo. Helmet, battle cage, saka chain guard. You know. So ilalagay ko sa description mga kerbo ang kanilang Facebook link, contact number at Google Map para sa mga gustong mag-avail ng ang ganda at ang gaang na itong mountain bike. So meron din sila rito mga binibenta na iba pang mga project bikes, built bikes, at syempre nag-assemble sila. Ayan, may isa-assemble sila ngayon na bago. Ayan. So hanggang dito lang mga kerbo. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Kita kita sa susunod na video. Road to 9,000 tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!